mastermind at big boss ni Alice Gu natukoy na. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na ang mga kapwa incorporator ni Mayor Alice Gu sa Paupolan Development Incorporate, partikular ang Chinese National na si Jiang Huijin at ang Dominican National na si Bao Wingli, ay sangkot sa mga illegal na aktibidad. Sinabi niya na si Jiang ay hinatulan noong nakaraang buwan dahil sa pagkakaugnay sa iniulat na pinakamalaking kaso ng money laundering sa Singapore. Ayon sa isang ulat na si Jiang, ay mayroong $41 million. Kabilang ang mga shareholding sa isang kumpanya sa pagpapaunlad na real estate sa Pilipinas. Ayon mismo kay Alice Gu, tinulungan daw siya ng mga kaibigan niya para makatakbo sa eleksyon noong 2022. Sabi ni Hontiveros, itong mga kriminal at puganting kaibigan ni Alice, sinabi ni Gu na hindi niya alam ang mga pagkakasangkot ng kanyang mga dating kasosyo sa negosyo sa mga illegal na aktibidad hanggang sa ginawa ni Hontiveros ang pagbubunyag. Nabanggit din niya na isa pang incorporator sa Baofu na si Wang Jiyang ay isa ring nakilalang takas na hinahanap ng Presidential Anti-Organization Crime Commission. Sinabi ni Go na hindi niya akalain na ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay ang mga kriminal. Kahit sa mga ebidensya na hawak ng senador, ay patuloy pa rin na maging misteryo ang buong pagkatao ni Mayor Alice Gu. Ayon naman sa COMELEC, maaring kasuhan ng perjury si Mayor Alice Gu pag napatunayang hindi siya Filipino citizen. Sinumpaan din ni Gu ang isinumiting SOCE o Statement of Contributions and Expenditures, kaya dapat tama ang lahat ng nakasaad doon. Si Gu ay gumastos lamang ng 134,000 pesos sa kampanya mula sa kanyang personal na pondo. Pwede pa, sapagkat patuloy pa namin tinitignan yan. Tatandaan nyo ang lahat ng SOCE pinanumpaan. Kung mali ang sinumpaan, perjury. Kung hindi totoo yan, yung mga nakalagay doon, pwede naming kasuhan at balikan yung mismong kandidato. What for is the submission kung yun pala hindi naman makatotohanan? Sabi ni COMELEC Chairman Garcia. Kung sa tingin nila ay sobra sa idineklara ni Go, ang aktwal na nagastos niya sa kampanya noong 2022 sa Bamban. Sana po talaga may makapag-report sa amin ng mga bagay. Alam nyo po nasa mga kababayan natin na ito po ay isang paalala, maging vigilant po tayo, mapagmatsyag, mapagmasid. Siyempre nakadepende lang kami sa dokumento o at the same time, doon sa nagre-report sa amin. Kaya po kailangan namin yung nagre-report. Sino bang nakakaalam na may chopper siya? Wala naman pong nakakaalam. Nakaalaman lang nitong nagkaroon nito. Wala nga pong nag-report kahit isang kababayan niya na uy may chopper yan chairman. Baka po pwedeng tignan natin paano yung gasolina noon. Paano yung ginamit? Nagamit ba talaga? Ayon kay Garcia. Sa kanyang Facebook page, nakita ang paggamit ng helicopter si Gu noong kanyang proclamation rally noong April 2022. Ang nasabing chopper, inamin ni Gu na pag-aari niya sa pagdinig ng Senado ukol sa investigasyon ng Pogo Hub sa Bamban kung saan din siya isinasangkot bagay na kanyang pinasinungalingan. Sinisikap pang makuha ng GMA Integrated News ang paanig ni Gu ukol sa kanyang SOCE. Inanunsyo rin ng COMELEC na dalawang kandidato ang nadiskwalipika matapos bigong magsumiti ng kanilang SOCE. Dalawang beses hindi nakapagsumiti ng SOCE si Emilio Villarán Arnaiz sa pagtakbo niya bilang konsehal ng Tanjay City, Negros Oriental noong eleksyon 2019 at bilang kandidato sa pagkaalkalde ng nasabing lungsod noong eleksyon 2022. Sa dalawang nakaraang eleksyon din, hindi nakapag-file ng SOCE si Giovanni Gino Hilario na tumakbong konsehal ng Cainta, Rizal. Pinagbabayad ng administrative fine ang dalawa para sa kanilang una at ikalawang offense. Hindi na rin sila pwedeng humawak ng public office habang buhay dahil sa magkasunod na paglabag. Plano ng COMELEC na ilagay sa isang website ang lahat ng SOCE na isusumiti ng mga kakandidato ng lalaho sa parating na eleksyon para masuri ito ng publiko. Sana po talaga may makapag-report sa amin ng mga bagay. Alam nyo po nasa mga kababayan din natin na ito po ay isang paalala, maging vigilant po tayo. Mapagmatsyag, mapagmasid, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia.